Hi guys, welcome back sa YouTube channel natin. Ngayon lang ako nakatime na mag-upload ulit. So ito, nakabili ako ng smart TV kasi may dumating na gising. Wow! Kasi ito, binibili na ko yung anak ko para sa kanyang aliwa. No? Mahilig kasi manood yung anak ko ng TV. So ito yung napili kong TV. Ang tatak niya, Hisense. Ano na siya? Smart TV, kompleto na siya. Sabi ng nabilan ko, maganda na raw ito kasi kompleto na. Maganda naman yung quality niya. Saka mura, mura kasi mabili. Sa halagang misis yun na lang ako kasi sikreto. So yun yan, buksan na natin. Ipapakita natin sa inyo kung maganda na talaga ang misis ng TV na ito para alam natin kung ang mga libre niya. So guys, buksan na natin ito para makita natin yung mga laman ng TV natin kung ano mayroon sa loob. So, ito yung stand niya guys, dalawa. Kung gusto niyo ng stand, ito yung stand niya. Kakapit na ito mamaya. Sabi ng ano ng nabilang ko, pag nagtanggal ka raw ng TV dapat sa gilid lang yung hawak. Dapat na dalawang tao, isa lang ako dito. Kaya nakayamin ko yan at dahan-dahan lang para matanggal natin. Ito yung bracket niya. Manual at saka remote. Ito naman ang TV, no? Meron siyang dalawang paa. Kung gusto mo na lang nakapatong lang siya, ito mo gamitin mo. Tapos medyo din siya yung bracket. Kung gusto mo na siya kung saan mo gamit, ito mo gamitin mo. Tapos meron siya remote. Nakakapatis mo para sa paa niya. Tapos meron siya manual. Dito lahat ang information kung paano siya gagamitin. So, yun nga guys, ikatapit muna natin para malaman natin yung sa likod niya kasi hindi natin makikita yung kung nilagyan ng temporary na pa. So, yun lang muna. So, yan guys, yan ang harap ng ng Hisense TV. Maganda na siya kasi talagang flat na flat siya. Pag nilagay mo siya sa wall, parang parang bintana na pag nakadikit na sa wall. Yan. So ito naman yung likod niya. Yan, likod niya yan. So mayroon na siyang dalawang USB. Tapos may HDMI na rin siya. Ito parang sa yata sa internet to. Tapos mayroon na siyang ng antenna, ready to na lang to. Built-in kasi to pag nag-TV ka, built-in na to. Bali, scan mo na lang. Kailangan mo na lang ng antenna. Tapos, meron siyang gusto mag-gamit ng DVD. Pero hindi na usong DVD. USB na ngayon. So, ito na yun guys. Yung TV na nabili na ako. So, ang gagawin ko dito,
sobol ko siya i-tabi para iwas space ba. So yun mo guys, I guess ngayon ituturo ko na naman sa inyo kung paano magkabit ng bracket ng TV natin, no? Ano na rin gagawin kasi may bata ako, nasabatan ko na yung TV ko. So ito yung taas ng baby ko. Ito yung kamay niya. So ngayon, susukatan din natin yung TV. Yung bracket. So kukuha ka ng 24. So ito na yung baba ng TV. So guys, ang dalawang puti dito nakalagay sa taas. So yung malapad, ito yung naka-flat sa TV, at ito yung dapat nakaloob yung screw tulad dito. Dapat yung pag-ipit, tama lang. Ito kasi yung sasabit sa bracket mamaya. Ito naman, dito sa ilalim, ito lang yung babangga sa wall, parang sasalo sa kanya. Tapos ito, ididikit mo dito sa likod, tulad dito. Pag natapos mo na ito kabit, saka mo ito idikit. Dapat nasa loob yung screw. Tamang higpit lang din. Huwag mo yung lapis dami ng kulis. Tamang higpit lang ha, yung huwag masyadong higpit para kasi ma-strid yung tornilyo mo eh. Dapat yung higpit lang na tama, yung pwersa mo lang. Pag nakabit na ito, saka mo ito ilagay. May dikit siya, may dikit. Yun na, kakabit na lang natin sa bracket ang TV. So baba kasi muna natin yung stand niya na temporary na nilagay natin.
subukan natin ngayon, no, kung malinaw talaga itong hisis na ito. So, buksan natin. Hai, Selina.